What's up mga Dre? Kamusta? Ano ang atin? Ngayon ay continuation pa rin ng ating rest day ngayon Thursday, katapusan ng February 28. At yun, kanina, yung kung napanood nyo yung video ng last kong ukay sa Pedro Hill. Yun, eto yun, kauwi ko lang. Eto yung kasunod, kauwi ko lang, nakapag-base na tayo. So yun nga, zero tayo sa ating mission na makabili uli ng bagong ukay shoes. At the same time, makabili rin tayo para dun sa kumpadre natin na naghahanap ng New Balance na 8.5. Wala akong nakitang legit para kay kumpadre natin, Franklin Ortego. So, bawi tayo sa susunod nung meron tayong mayuhuwi ulit. So, ang gagawin ko na lang ngayon ay, ito na nga pala yung update dito sa shoes na nabili natin sa Baclaran. So, ayun, yun nga, medyo nangupas na nga yung ano niya, yung pagka-blue. Yan, pero napaputi na ng medyas yung sintas. Tapos yun, alamin ko pa paano ko i-restore talaga yung kulay talaga nito. Kasi yung kulay talaga niya, ito. Yung nasa dila ng sapatos. Eh no, ganyan talaga yung kulay niya. So, layo na talaga dun sa, ano. So, gagawin ko na lang is, dahil naninilaw nga to, itatry kong paputiin to. Kaso, kailangan kasi dapat ng sikat ng araw. So, ngayon, walang sikat ng araw. So, itatry natin kung tatalab ba kahit walang sikat ng araw. Bababad lang natin dito yung oxidizer ng mga, siguro isang oras. O kaya 30 minutes, babad natin. Tapos, banlawan natin. After nun, lagyan uli natin, second coating. So, let's go! Ang mga kailangan lang naman natin ay, syempre yung sapatos, yung sole na naninilaw. So, ang gagawin natin, ito kasi sila, yung kanan muna yung papaputiin natin, tatry natin, para meron tayong before, tsaka yung after. So, ang kailangan, ito, sapatos, syempre. Sunod na kailangan natin, itong 12% na oxidizer. Ano siya, ang tawag dito? Parang developer din natatawag dito, ito. 12%. Papadilaw, mapapaliwanag. Yan, 12%. 12% na oxidizer. Cling wrap. So, ang itsura nito, ganitetch. Ganitetch mga girls. Yan, ito. Plastic. Pampagkain. Diba? DIY lang, you know. Ito, pampagkain. Ito, pambuhok. Tapos ito, pangipin. Gamit na toothbrush. Yon, gamit na toothbrush, huwag yung mga bago. Kasi sayang naman yun, di ba? So yung gamit, ito gamit na to. Luma-luma na to. Kaya gagamitin na natin. So ang lalagyan lang natin, ito lang. Yung sole, huwag natin papatamaan dito kasi baka masira. Gawa na nakakasunog din to. Nakasunog din tong oxidizer. So, let's go! Oh. Yan, parang toothpaste lang, di ba? Go! So yun guys, nalagyan na natin. Mga Dre, nalagyan na natin lahat ng paligid, ng midsole. After nyan, babalutin na natin ito ng cling wrap. So, ito lang siya. Okay. Siguro mga 30 minutes. Palag na to, 30 minutes. Tapos, tingnan natin kung may pinagbago na. Kung pwede ba na mag-DIY ng pagpapaputi ng midsole ng shoes. Nang hindi kailangan ng sikat ng araw. So ito na siya. Yung may blower kami na mainit. Try ko nga i-blower muna to. Tapos iwan muna natin ng 30 minutes. Balikan ko kayo after 30 minutes kung may nagbago ba dito sa nilagyan natin. At i-compare natin kung ano yung difference ng dalawa. So mga Dre, ito na yung update nung nilagyan natin. So, yung kabila, hindi ko pa masyado sigurong na ano, pero okay naman, nag-lighten ng konti. Pero dun yung kabilang side, ito, tatanggalin ko to kasi, para tong ano, bubblegum ata to. Kukut-kutin ko na lang. Pero, tingnan nyo yung ano, difference. Ito yung nilagyan natin, ito yung hindi. So, tingnan nyo. Pagkakaiba. Diba, pumuti ng konti. So, hindi pa nagtatapos dun. At lalagyan pa uli natin to. Itong side na to kasi hindi lang siya dapat first coating lang. So, ibig sabihin, kahit walang araw, pwede natin mapaputi magamit yun, yung oxidizer.
Kahit walang araw, kahit di natin binibilad sa araw. Ang ginawa ko lang, blower lang din na mainit. Mainit yung buka ng blower. Pero, diba? Tignan nyo naman. Okay, so lalagyan pa uli natin. Second coating. Mga dre, ito na yung pagkatapos ng ating second coat nitong ilagay natin. So ito na siya. Medyo madilaw pa rin yung dito, pero compare mo naman dito. Compare uli natin sila. Ito yung nilagyan ko, ito yung hindi. Try kong patayin yung ano siya. Ito yung nilagyan natin, ito hindi. So may pagkakaiba ba ito? Para pumuti na yung dito banda sa ibabaw. Tapos ayan, diba? Medyo bumuti na talaga to. Ito kasi madilaw pa yun. Lapit natin para mas kita. Yan, diba? Kita nyo yung pagkakaiba nila. Dilaw na dilaw pa to ito. Puti-puti na, diba? Stig. So ngayon, ang gagawin na lang natin mga dre, kapag nakita nyo na 1, 2, 3, yan. Kapag nakita nyo na madilaw pa siya, katulad nito, madilaw pa to. So lagyan nyo pa rin. Tapos ayun nga, siguro mas mainam talaga to kung ano, kung sa araw siguro talaga binibilan. Pero at least 'di ba, napapaputi natin. 'Di ba? Ang layo ng comparison nilang dalawa. So ayun, ganun lang. Lagay lang kayo ng lagay hangga't mayroon siyang dilaw. Tapos every 1 hour na lang siguro para hindi naman masunog, kasi baka mamaya masira na yung dahil nakakasunog 'yun eh. Kahit kasi malagay mo lang sa kamay 'yun, mag-ingat kayo kasi hindi siya advisable malagay sa kamay gawa nang nakakasunog nga siya. Mamabura fingerprint nyo. So yun, naturo ko na kung paano magpaputi ng sole. So ito, kukot-kot ko pa to. Bibigyan ko na lang kayo ng bagong review nito kapag napaputi ko na talaga siya. Tapos ang ine-next ko naman, ito. Paano ito gagawing aqua green? Yung CM blue na yan. So yun, ito yung naninilaw. Lalagyan ko na lang din to. So hanggang dito na lang mga dre. At tatapusin na natin ang video na to. Kung ikaw ay hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button. At sabay mo na rin i-click yung bell button para maging updated ka sa lahat ng video na i-upload ko. At salamat sa pagsama sa video na to. At abangan nyo yung malamang mapapanood nyo na yung ano, yung okay vlogs ko nung araw din na to. So dadagdagan pa natin yun. See you on my next vlog. Salamat pala sa ano, salamat sa 328 ko mga subscribers. Mga dre, maraming salamat sa inyo at sana madagdagan pa kayo. Sana ma-recommend nyo ako kung nagustuhan nyo talaga yung mga videos na in-upload ko. At sana matulungan ko pa uli kayo sa lahat. So see you on my next vlog. Good night. Good night. Signing off na.